Yun, magandang araw sa inyong lahat. Nandinin na ulit tayo sa trabaho. Ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawa tuwing Miyerkules ng umaga. Ako'y galing sa Lunes at saka sa Martes na rest day. Kaya medyo marami-rami ang aking ginagawa tuwing Miyerkules. Yan, mag-e-apron at saka gloves lang ako. Tapos ako'y magsha-shadow boxing na. Sisilipin ko muna aking whiteboard kung ano mga dapat gawin. Meron din yung sausage, jerky, at aray may order tayo na 20 pounds na bacon. Kaya yun ang ating uunahin, gawa ng i-smoke pa natin aray. Aray ay nilagay ko sa brine nung Biyernes. Tapos tinanggal ni Boss sa brine nung Lunes ng hapon. Bale aray, apat na araw na nasa brine. Aray, irerekta na natin din sa smoker. Ang unang salang natin ng ating bacon ay 6 na piraso laang. At yun lang ang kasa din sa smoker. Yan, ibalibag nyo lang yan diyan isa-isa. Pag kayo mag-i-smoke ng bacon, dapat ay medyo tuyo na. Aray pala ang ating gagamitin kahoy. Aray ay hickory wood. Pwede naman kayo gumamit ng apple wood. Basta wag lang ang bunot. Pupunuin lang natin yung dalawang lalagyang iyan. At yan ay sakto na sa unang batch ng ating bacon. At yan ay dinin natin isasalpak sa ilalim. At atin aring ilalak para hindi tumakas ang usok. Tapos bubuksan na natin ang ating smoker at saka aring vent. Aray ang hihigop sa usok para hindi mausok din sa shop. At iseset natin ang ating smoker ng 3/4 oras ng 190 degrees Fahrenheit. Aray pala ang second batch ng ating pork belly. Bale, 12 pirasong pork belly nga kayo niluluto tuwing Miyerkules. Mamayang hapon na ang luto na rin. Iyon, habang nagluluto tayo ng bacon, magagayat muna tayo ng baka. Aray ay pan-display doon sa unahan. Ang ginagawa kong aray ay prime rib roast. Ihihiwalay ko lang yung back ribs. Tapos ikakabit ko ulit at tatalian ko para hindi makatakbo. Ikinakabit ulit yung ribs para hindi ma-overcook ang karne pag niluto. At para nuot na nuot kung anumang ilalagay na seasoning din eh. Garne yung itsura pag ating naitali na. Pagkatapos atin na rin isasakaw. Aray ilalagay natin din eh sa baksil bag. Kung minsan aray binababad ko na sa marinade. Ngayon ay wala muna at ako'y tinatamad. Yun, garne yung itsura pag na-baksil. Pwede na rin ibenta. Abay, may paghampas pa eh. Dinit, magagayat naman tayo ng ribeye steak. At ubos na pala yung nasa display. Tinatanggal ko muna din yung back ribs. Yun ay binibenta din namin kung minsan iniluluto ko na pag ako'y nagugutom. Atin munang hihiwain na rin dulo. At yun ang pangit na itsura, hindi pantay. Kung minsan yun ay nilalagay namin sa sale. Ang gayat namin ng ribeye namin dito ay 1 inch thick. Pero pwede naman sila magpa-customize kung gaano kalaki ang gusto nila. Tinatanggal ko lang yung kaunting taba sa dulo at minsan ay ayaw ng customer. Yun naman ang aking ginagawang beef talaw. Yun, ayos na. Pwede na i-display. Atin na munang i-check ang ating bacon. At baka mamaya sunog na, ay hindi pa nga dumadating yung ating in-order na probe. Kaya are, manual muna ang pag-detemp. Ang ating target din ay 145 degrees Fahrenheit ang internal temp. Eh kung yun ay 143, ay pwede na. Basta i-re-rest nila ang ng mga 10 minuto. Pag yun ay ice na, atin na rin hihahanger. Inyo lang ang palamigin na kaunti para hindi mahirap hawakan. Pag naihanger na lahat, ilalagay na natin na rin sa walk-in fridge. At ari isasabit na natin din eh. Pwede na rin i-slice bukas. Sakto at bukas pa rin naman kukunin yung 20 pounds na order. Ay iyon, na aking ginagawa tuwing umaga ng Miyerkules. Ay umaga pa lang iyon, may hapon pa. Ay saka na iyon. Salamat ho sa inyong panunood. Kayo mag-iingat palagi.